Magandang araw mga amigo amiga. Welcome kay Don Guidote Channel. Ngayon magluluto tayo ng asadong manok. Ito yung style ng mga Kapampangan kung paano sila mag-asado. So meron tayo dito chicken, thigh and leg. Leg and thigh yan na chicken. Tapos meron tayong bawang, sibuyas, laurel, bell pepper. Meron tayong paminta, yung liver spread, meron tayong tomato paste, lemon, mantika, toyo, tsaka suka. Ayan. Yan yung mga ingredients natin. Tara, luto na tayo. Ito po, lagay na natin itong mga chicken dito. Kukuluan muna natin siya. Tawarong na yung manok. Oh, pakuluan natin siya sa suka toyo. Ito yung mga amigo-amiga. Ito po yung chicken asado, Kapampangan style. Ito yung style ng mga Kapampangan. Ganito yung paggawa nila ng asado. Tapos suka. Konti lang. Kasi yung mga Kapampangan, mahilig silang maglagay ng suka sa kanilang niluluto. Kasi nga, lalo na paghanda. Siyempre, para hindi mapanis agad. Lagyan na natin itong daon ng laurel. I-shoutout mo nga pala yung maya-maya. Yung nag-request niya na. Oo, mamaya. Sabihin natin kung may nag-request kasi nito. Sigurado Kapampangan to, kaya... Mga amigo-amiga, niluto po ng aking amigang asawa to gawa ng may nag-request po sa ating mga amigan, amigo. Ayan. Hindi ko siya nilagay ng tubig kasi yung manok, kung napapansin nyo pag nagluluto kayo manok, di ba, minsan nagtutubig pa siya pagka ano. Tsaka pakuloan lang natin to ng saglit niya. Ngayon kailangan ngayon na rin ba nga po yan? Hindi naman. Sakto lang. Tsaka hindi naman natin ito pakukuluan na matagal. Kasi after nito, pipritoin natin siya. Yan. Salang po natin siya dito. No? Ayan. Pakuluan lang po natin saglit. Yung mga, kung napapansin yung mga nilagay natin, parang yung sa adobo lang, di ba? Toyo, suka, laurel, paminta. Parang adobo rin pala ang asado, no? Pero malaki rin pagkaiba niya. Malaking, ano yan, maga parang pinakulo mo muna. Kasi ganyan yung style ng mga Kapampangan. Para nga, ma-preserve nila yung, tawag dito, yung niluluto nila, ma-preserve ng matagal. Kahit ilang araw hindi mapanis, ganyan ang ginagawa nila. Okay, balikan po natin ang ating ginagawa ng aking amigang asawa, chicken asado. Ito po, check natin. Wow, ang bango naman niya, amiga. Para siyang adobo, di ba? Amoy adobo. Tingnan niyo po, parang nagtubig, di ba? Kasi yung ano natin eh, yung mga manok natin, tutubig talaga sila. Lalo na frozen. Frozen lang kasi yung ginamit ko. Chicken. So, pwede na to. Kasi hindi naman kailangan lutuin siya ng gusto. Make sure lang na hindi na siya bloody. Yung chicken. Kasi pipritohin pa naman natin siya. Ayan, papatayin ko na po. Tapos, i-drain natin siya. Para pag pin-dry ito natin, hindi magtalsikan. So, kailangan i-drain natin para yung sa... ipiprito mo pa yan. Pagkatapos pakuloan, ipiprito pa. Ganun yung stand ng mga Kapampangan. Ma-proseso pala yung chicken apretada na yan, ano? Di apretada. Asado. Asado pala. Joke lang mga amigo-amiga. Yan po yung Kapampangan style, ha. Yan yung chicken asado ng aking amiga. And drain muna natin siya ng ilang minuto. Ito po, nagpainit na tayo ng kawalin na may mantika. So, ipa-fry natin tong chicken. Yung sabaw, huwag nyo pong itatapon na para mamaya magigisa tayo yung pansasabaw natin. So, prituin natin to. Thank you.
tinatry ko, hindi rin masyadong matigas. Yung parang hot cook lang din. Okay. Ito na po. Naprito na natin siya. Kulay brown siya kasi diba nga dahil sa tuyo. Pero kailangan pag pinrito niya, hindi masyadong sure. Hot cook lang. Ito madalas mong niluluto, lalo nyo pagka may handaan sa inyo, sa Pampanga. Pampanga, madalas namin lutuin ito kasi kung hindi nyo po natatanong, favorite ko po ito. Isa mga favorite kong ulam. Chicken asado, sa Pampanga style. Kaya nga yung nag-request nito, malapit sa puso. Ito po maliliit siya kasi inalakaw ko yun. Ito po, magigisa na tayo. Kung saan tayo nagprito, doon na lang din po ako magigisa. Binawasan ko lang ng mantika. So, magigisa ko ng bawang. Ito yun. Ito po. Ito yung sabaw na pinagpakuluan natin. Yung pinagpakuluan mo ng manok, yun, no? Oo, yung parang adobong ano. Sabi natin siya dito. Ayan. Lagyan natin siya ng tomato paste. Sana yung nasanay po kasi ang aking amigong magluto kasi lalo na kung may handaan siya po ang kalimitan nagluluto doon sa kanila sa Pampanga at kahit yung sama yung ate ko. Yung ate ko kasi mahirin magluto. So, natuturan ko din naman sa kanilang pagluluto. Saka syempre, kanino pa ba namin mamanahin sa nanay namin syempre. Tsaka sabi nga nila pagkataka, taga-pampanga ka, masarap ka talaga magluto at magaling kang magluto. Yun eh, kaya nga swerte si Don Gidate. Tama ba yun, amiga? Siyempre, tama ka naman natin. Yun, ang sinasabi ko. Tapos, paminta. Paminta? Shoutout mo na yung yung nag-request niyan. Ito po pala, ano, flavor spread. So, ito po, flavor spread. Ito. Shoutout nga pala dun sa nag-request kay Julia. Requesto ni Julia, ni Amiga Julia. Amiga Julia, shoutout sa'yo. Ito na yung request mo na chicken asado. Asado. Masarap po kasi ito dahil sa liver spread. Lagi ko na yung isang buong mali. Wala po palang liver spread dito at galing pang Pilipinas yan. Dito po kasi sa Korea. Dala-dala pa namin. Wala pong nagtitinda ng liver spread kaya dala-dala pa namin yung galing Pilipinas. Tapos ito, lemon. Half lemon lang kasi ang inyong Don Gidote ayaw nyo lang maasim. Ang gusto ko lang maasim sa sinigang pero sa mga ganitong ito ay ayaw ko po. Pero malasa na rin naman to kasi half lemon. Pero depende sa inyo ha kasi ito po yung ginagawa niya amiga. Pistel po ito sa Pampanga at yung lemon kung gusto niyo pong medyo maasim ang inyo ha. Chicken asado, pwedeng whole lemon na lagay nyo na, di ba? Kasi yung ibang gusto yung kanin, medyo may asin yung asado nila, di ba? Depende pa rin sa panlasa nyo. Ayan, lagyan po natin ng konting tubig. Para, alam nyo naman kami, mahilig sa sauce, kaya
Medyo dadamihan ko ng sauce. Pero usually kasi nito, hindi masyadong masos. Sakto lang. Tapos, lagay na po natin itong bell pepper. Pwede rin po yung pula. Green lang po kasi meron ako dito. Kaya green yung lagay ko. Bell pepper. Yan. Tapos, lagyan pa rin po natin siya ng konting asin. Ito pwede pong gawin po, lalo na kung may maghahandaan kayo at may biglaang bisita rin, no? Special na rin to kasi kalimitan na yung luto natin. Di ba pag nasa bahay tayo, adobo lang. Yun po yung mabilis kasi. Konting asin lang po. Kung gusto niyo naman mas malasa pa, pwede rin na cubes. More cubes. Pero sa akin, asin okay na yun. Ito po. Ayan, edi inahalo na po lahat ng ingredients. Ang gawin po natin, lagay na natin tong chicken. Yan, para i-absorb na niya yung sauce. Medyo maproseso ang paggawa ng chicken asado. Pero, masarap naman. Masarap po yan. Tsaka, kung gusto nyo pong hindi masyadong masos, medyo bawasan nyo na lang po. Kahit wag nyo nalagyan ng tubig, kahit yung pinagpakuluan nyo na lang ng chicken nalagyan nyo. Baga, sa akin kasi medyo dinagdagan ko dahil kaming dalawa ni Amigo eh. Mahilig sa sauce, mahilig sa sabaw. Yan po. Pero masarap nito yung nanonood din yung sauce sa ano sa chicken. Yung iba gusto nila medyo paigahin ng konti eh. No? Yung talagang sauce na na-absorb ng chicken yung ano, sauce. Yan. Pakuluan lang po natin siya. Pakuluan tapos sa... Hintayin natin na ma-absorb ng chicken yung ano. Tapos lasahan nyo po kung tama na timpla sa inyo. Tama na yung asin. Tama na yung alat. Ayan. I-adjust nyo na lang po. Kung ano yung tamang lasa sa gusto nyo. Lasa na kung maalat timpla nyo, matabang timpla nyo, maasim yung gusto nyo, or sakto na. Ayan, Julia. Ito na po ang iyong request, Amiga Julia. Sana po ay naging masaya ka sa iyong request at natutunan mo at gayahin mo sana ang pagluluto ng chicken asado Pampanga style. Okay po, balikan natin pagluto na po at doon tayo magkakatikiman mamaya-maya. Ito po, tingnan na natin. Yan na, mga amigo-amiga, ang bango-bango naman yan. Yan, nahiga na po yung ano yung sauce. Kunti na lang, tingnan nyo po. Napit mo, para makita nila ang lapot. Yan. Yan po, ganyan po kalapot, masarap. Mm-hmm. Amoy na. Pwede na po yan, patayin na natin yung kapatid. Iyari ka sa aking kanin ka. Masarap po yan sa kanin. Ayan. Hindi na ata ako makataste nito. Parang parang gusto ko ng tikman ngayon pa lang ha. Ayan. Pakiramdam ko birthday ko ngayon. Ano to? Niluluto lang ba to pag may birthday? Oo. Pang piyestahan kaya to. Piyestahan na sa mga nanonood kay Donggi Dote dyan, no? Piyestahan na po. Kung kayo po ay talagang nanonood kay Donggi Dote, alam niyo na ang ibig sabihin ng piyestahan na. Na, tikman na natin. Eto na mga amigo, amiga, ang ating siyempre, ano pa ba? Ang tikiman portion. Shoutout nga pala kay Miss Amiga Julia De Luna. Eto, request mo to ha. At niluto ng aking amigang asawa. Tikman na natin. Kita nyo. Nakikita nyo ba to? Oh? Sauce pa lang yan, oh. Yan ang gusto ko, parang panghandaan, no? Pakiramdam ko nga, sabi ko kanina, parang birthday ko. Ayan. Eto. Kunin natin itong may bandang Thai. Ayan.
Kung napapansin niyo yung kanin ko, parang may kulay na, no? Ito parang yung Java rice. Parang Java rice na dating. Kasi ito ang ginawa ko, yung pinaglutuan ni Amiga. Sinimot ko talaga kasi ayoko. Kasi sobrang sarap niya. Ang ginawa ko, sinimot ko talaga yung sauce. Kaya, tikman natin to. Tikman natin ang ating chicken asado. Unang subo sa inyo mga amigo, Amiga. Mm-hmm. Lalo na kay... Lalo na kay Julia. Unang subo. Lalo yun sa'yo, Amiga Julia. Para sa'yo yun, ha? Hindi, gagawin ko ng tatlong subo. Okay? Pangalawang subo. Siyempre, ang kinasanayan yun, ha? Para kay Amiga. Lagyan natin sauce. Kasi siya yung nag-request, dapat special. Kay Amiga Julia. Para sa ito, huling subo sa iyo ito, ha? Pangatlong subo pala, hindi pala uli. Pangatlo. Ano yan? Sauce pa lang ulam na ba yan? Mm-hmm. Sabi namin Amiga, sauce pa lang ulam na. At saka, itong ginawa ni Amiga, pakibati naman ako happy birthday. Kasi pagka natitigman ko nito, pagka birthday ko lang. At pag nagustuhan nyo ang ginawa ng aking Amiga, paki-subscribe, like, share, and comment naman po. Ingat!